Nakagaling lang po namin sa ospital dahil nagtampon eh. Dahil inuubo daw at inisipon ako. Kaya ang sabi, may COVID. Kaya kailangan ng tampon eh. Hintay na lang namin ang result. Pero gagala muna kami hanggat wala pang result. Maghahasik kami ng laging. Oh no! Kung meron ako, maghahasik tayo ng laging. Magkakape muna tayo, Amare. Doon tayo maghahasik ng laging sa war. Kape-kape. Okay. Diyan mo. Andan mo. Mori na kape. Sira. Sira. That's it. Amoy. That's it. Yan, kape. Ayan na, nakapagkape na. Isilip mo na sa simbahan. Pagdadasal na negative. Wait na. Dadasal tayo. Antik na mabunggo ng bike na yun. Dadasal muna tayo. Ano sana negative ang result ng aking tampon eh, namin ni Amore. A few moments later. Yan, nalabas na. Saan na yun? Sila si Amore. Ayun. Ang init. Kalabas na. Tapos na mag-pray na sana negative ang maging result ng aming tampon eh. Dahil nung nakaraang araw, sumama ang aming pakiramdam ni Amore. Siguro nalibago sa klema. Dahil galing kami sa summer house, tapos nagpuntang bundok, tapos naka-isang araw, inubo at sinipon. Alam naman ninyo, pag inubo at sinipon, sabi, COVID agad, kaya kailangan namin magpatampon eh. At kung hindi, baka hindi kami makapagtrabaho. Dahil natatakot ang aming amo na baka COVID. Kaya ngayon, nagtampone kami at sana negative ang result. Hindi nakikin ako, pinanuno din. Muri! Mare! Sumigaw na. Please, init. Diyan ka na? Ha? Diyan ka na? Yan, maghihikap muna kami ng kaunti. Bibili kami ng punda ng unan. Ano ba naman ito? Ano tayo ang pinsan? Oo, bibili tayo ng punda. Hindi walang tayo isibo. Bakit? Yun, kailangan nyo para kayo sa interview. Tangin na sa aking bag. Punta kayo tayo sa OBS. Baka makita mo yun, short. Titingin muna ng kaunti. Shopping muna tayo ng kaunti.
Uwi na. At hapon na. Makapag makapag-in-in na. YouTube na. Bye-bye. 2 days later. Hello, hello mga kadikit. Nandito po kami ngayon sa labas. Dahil nagpapagupit ngayon si Amore. Habang naghihintay ako, may gusto lang akong i-share tungkol dun sa maling akala. Kasi, ganito yun. Diba, galing kaming sa summer house. So, medyo mainit dun. And then, bumalik na kami dito sa Reggio Emilia, sa lugar namin. Doon kami dumiretso sa bahay nila, doon sa bundok. So, medyo nag-ibang klema. Bumalik kami Lunes, Monday. And then, nung Martes, si Amore, nagkasipon at tagkaubo. Tapos, nilagnat. Umabis na ng isang araw. So, okay pa yung sa aming amo. And then, Merkules, nang hapon, nagpababa kami sa sentro dahil Huwebes, may appointment kami sa OWA sa Milan. Nung tanghali pa lang ng Huwebes, habang kami nasa Milan, nagsisimula na yung sipon ko. Tapos, nung hanggang sa umuwi na kami sa bahay, sa apartment, yun, parang mainit ang pakiramdam ko dahil nga nang malino na yung sipon ko, tulo ng tulo na siya. Tapos, pero, Biyernes pa ng umaga, bumalik na ulit kami sa bundok. And then, habang kami nagtatrabaho ni Amore, nararamdaman ko ng masakit na aking katawan, nangangatal na ako. Tapos, nagtingin ako ng may lagnat na ako. And then, nagkaroon nga, mababa lang naman, mga 37.2. Tapos, sabi ko kay Amore, pagkatapos naming mag-ayos ng mag-beddings ng kama, sabi ko, uuwi na ako at hindi ko na talaga kaya. So, di umuwi na nga ako nung tanghali doon sa bahay. Tapos, pag si Amore na natira doon at nagpapakain pa ng tanghalian, ng lunch, ngayon, tumawag si yung aking among babae. Sabi, kinumusta nga ako, ganyan-ganon. Eh, naririnig pala niya na umuubo si Amore habang nagtatrabaho. Eh, masama yung kanyang ubo. Ang sabi, huwag na daw akong pumasok at saka huwag na daw bumalik sa hapon si Amore. Di, hanggang sa hindi nga nawawala yung sipon ko, ubo, inuubo na rin ako, tsaka si Amore, hindi kami pinapapasok. Eh, ngayon, mga Lunes, hindi pa rin kami pinapapasok dahil nga may ubo, dahil takot yung amo namin lalaki na malaninan. Akala kasi COVID. Ngayon, sabi ko, senyora, sabi ko sa aking amang babae, paano malalaman na ako'y may COVID eh kung wala pa kaming tampone? Gusto ko magpatampone at gusto ko magtrabaho. So, ang sabi, ihahatid kami sa baba. Hindi ko na lang, masakit sa akin na yung tinarato nilang basta. In short, pinababa kami ano. And then, pagdating namin sa apartment namin dito sa sentro, kumuha kami ng appointment para sa tampone, na sa test. Ngayon, pagkakuha, Miyerkules yun ng hapon. So, Huwebes ng hapon, siguro malalaman.
hindi kayo maniniwala, lahat ng sinyales ng COVID nasa amin na. Pero alam nyo ba? Negative. Negative kami dalawa ni Amore. So, nagkamali ng akala ang aming amo. Eh, hindi ko pa yung pinakikita sa aking amo. Dahil ang sa papel, two days. Basta 2 days yata malalaman na ang result. So, pinakita ko. Pero na, tinignan na ng pinsan ko sa online na ang result negative. So, pinakita ko muna sa aking amo na ang result ay sa padalawang araw pa yata. And then, dahil molekularebo, tapos, ayun, ibig ko sabihin, mali ang akala niya na kami ay positive o may COVID. So, nakapabakasyon kami ng 1 week na hindi niya alam na kami ay negative. Kaya madaming nagkakamali sa maling akala. Akala nila positive kami pero hindi. Kaya nakapagpahinga naman kami ng 1 week. Yun lang yun. Kaya pogi ni Amore, wag kang gupit. Kaya sinasabi ko, lahat ng akala ay nagkakamali. Maling akala. Ano sinasabi? Malakas ang fighting spirit namin. Wala kaming COVID. Salamat sa Diyos. At negative kami. Kahit nasa amin na lahat ang sinyalis ng COVID. Salamat talaga sa Diyos. Kaya, kailangan mag-pray lang talaga. At saka, mag-uunahan ng akala. Akala kasi yun, akala yun, yun ngayon. Okay. Yun lang. Yun lang ang share ko sa maling akala. Bye-bye. Salamat.